Grabe, patindi ng patindi ang mga pangyayari ngayong araw dito sa NBA. Dante DiVincenzo muntik pa magkaroon ng brawl dito sa naging laban ng New York Knicks kontra dito sa 76ers. Mantalang Alperen Şengün nagkaroon naman ng scary fall dito sa naging laban ng Houston Rockets at ng Sacramento Kings. Samantalang eto, Anthony Edwards lumilipad na naman, gusto pa atang i-posterize si Anthony Davis. Unahin muna natin yung pangyayari dito sa New York Knicks kontra dito sa 76ers. Under 4 minute mark dito sa 4th quarter, 70-63, up by 7 dito ang 76ers. Okay yung bigay na pasa dito para kay Dante DiVincenzo para sa isang clean layup sana. So nga lang, naipit siya dito sa ilalim at nauwi nga ito sa isang double team. Natumba si Dante DiVincenzo dito sa pagitan ni Kelly Oubre. Mukhang hindi nagustuhan yan dito ni Dante DiVincenzo at itinakil nga dito si Kelly Oubre para matumba ito. Mas nakakasar pa dyan dito sa part ni Dante DiVincenzo ay tinatawanan lang siya dito ni Kelly Oubre. Chill na chill lang dito si Kelly, parang gusto lang siyang i-bait dito para sa isang technical foul. At naman yan silang naawat dito ng mga referees at ng mga staff. Dito ay tinawagan ng double technical foul ng New York Knicks, samantalang isa naman dito para sa 76ers. Panagtagumpay ang pang-aasar dito ni Kelly Oubre. Sa huli, nagawang manalo dito ng Philadelphia 76ers sa final score na 79-73. Naging laban na to ay first time din nangyari sa loob ng 8 years na ang both teams ay umiscore ng under 80 points. Muna dito sa 76ers, si Kelly Oubre with 18 points na sinusundan dito ni Buddy Hield with 16 points. 19 points naman para kay Jalen Brunson, samantalang Dante DiVincenzo 15 points. Ito naman sa naging laban kanina ng Houston Rockets kontra dito sa Sacramento Kings ay mayroong hindi inaasang pangyayari dito para kay Alperen Şengün. Ina kasi 4th quarter na, last 40 seconds lamang ang Rockets 108-100. Awak ni Sabonis ang bola dito para sa isang clean transition. Balak siyang i-contest dito ni Alperen Şengün. Malinis naman yung pagkakakontest dito ni Alperen Şengün, ang problema nga lang yung pagbagsak niya. Titignan kasi natin itong pagkabagsak niya, yung kanong paa niya dito ang pinakanapuruhan. Litong sumalo dito sa puwersa ng pagkabagsak niya. Tangkita rin yung pagkatapilok niya dito, pero yung pagbagsak niya, ang pinaka-iniinda niya ay yung kanyang tuhod. Papakinggan natin yung voiceover, sinasabi dito ni Alperen Şengün na sobrang sakit daw talaga ng kanyang tuhod dito. Idinala siya dito ng wheelchair palabas ng court. Sana maging okay lang dito si Baby Joker, no? Sa naging laban na to, panalong Houston Rockets sa final score na 112-104. Nanguna dito sa Rockets si Fred VanVleet with 22 points na sinusundan ni Jalen Green with 19 points. 14 points naman para dito kay Baby Joker. Samantalang dito naman sa Sacramento Kings, Sabonis with 25 points, Malik Monk 20 points. Ito kanina sa laban ng Lakers kontra dito sa Wolves, under 6 minute mark dito sa first quarter, muntik pa atang maiposterize dito ni Ant-Man Anthony Edwards, dito si Anthony Davis. Pero clean defense naman yung tinawag dito para kay Davis at hindi siya tinawagan dito ng foul. Kung naposterize dito ni Ant-Man si Davis, grabe yung pangyayari na to. Ito sa naging laban, panalong Lakers sa final score na 120-109. Nanguna dito si LeBron with 29 points na sinusundan ni Anthony Davis with 27 points. May tig 25 points naman sa Edwards at si Reed.